Ang ngiting ito ni Melchor Deborah hindi na masisilayan pa ng kanyang pamilya. Nagtapos ang kanyang buhay nitong Huwebes dahil sa away kalsada. Kwento ng kapatid niyang si Mario, bumibiyake sila sa MacArthur Highway sa Barangay Abangan Norte, Marilao, Bulacan nang bumangga ang isang kotseng itim sa likod ng motor nila ng kanyang kuya. Yung pagbaba ng driver, sa halip natin niya yung pagkakabangga kung ano damage, ang banat niya kagad sa kuya ko. Kasalanan mo eh, kaya kita nabangga. Pero kung titingnan yung lane, nasa right lane kami. Dito na raw nakipagtalaw ang kanyang kuya Melchor sa driver ng kotse. Ang sabi niya, bago kayo makipagtalo sa akin, kilalanin niyo sino kausap niyo. So itong kuya ko, siyempre, ang banat ng kuya ko. Bakit sino po ba kayo? Hanggang bumunot ng baril ang driver. Alis, eto lang po. Yan lang layo ng baril niya. Malapit ang talaga. Sobrang lapit. Nagkuha, tutok agad, pinaputokan agad. Hindi kita sa kuha ng CCTV ang aktwal na pagbaril pero makikita ang pagbulagta ng biktima sa kalsada. Dagdag pa ni Mario, makailang beses din siyang binaril ng driver pero nakatakbo siya at hindi tinamaan. Ang pagtakbo ko pa ganun eh. Ngayon yung pagtakbo kong pa ganun, dumaan sa akin yung bala, isa. Binabaril din ako. Tumakas ang kotse. Nakuha naman ang plate number nito na ZNR321. Pero nang beripikahin sa Land Transportation Office, iba na ang may-ari ng sasakyan. Naibenta na raw ito sa isang insurance company. Hindi mo iniisip kung papatay mo kung may pamilya. May tatlong anak ko yung bata pa. Ang atawan nun may sakit. Siguro naman may anak ka rin. Sana lang huwag mangyari sa pamilya mo yung ginawa mo sa amin. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa driver.